Hello YouTube, Vikings here and welcome back for another YouTube videos. 2024 na, ano nga ba ang top 5 MMORP game na malalaro nyo sa inyong mga mobile phone? Free to play lahat to and potentially kikita kayo ng pera sa paglalaro sa mga mobile device na to. So hindi na natin papabain yan and tara na sa first game natin na si Pixel. Para sa hindi nakakaalam, si Pixel po ay isang adventure MMORP game na kung saan merong mga quests, tasks, farming na maaari kang gawin sa loob ng game. Although free to play siya, maaari ka pa din mag-invest in game para mas mapabilis kang mag-earn ng berry. So yung berry, ito yung main currency natin in game na mapapapalitan nyo into PHP. So dito sa game na to, para kumita kayo, merong mga farming, cooking, quests at madami pang iba. And kung free to play ka, maaari ka mag-farm sa mga pre-farm located in game and maaari ka din maki-farm sa mga ibang player. Tapos ibenta yung mga na-harvest yung farm in-game para magka-meron kayo ng berry. So dito sa game na to, maaari kang kumita ng 1,000 monthly depende sa strategy and game time na ilalaan mo sa game na to. So para naman sa next game natin, andito si Curstone. Si Curstone po ay isang action fantasy MMORP game, open world, na inspired sa classic game na si Ragnarok, combined with element ni Zelda. So meron siyang 6 character na maaari nyo makuha sa mga NFT chests. And para naman mag-earn kayo sa game na to, meron din silang mga PBE mode para makakollect ng item na magagamit nyo to create new item, refine weapon, repair weapons, and maaari din kayo makakuha ng token sa daily quest. Also, meron din silang PvP mode na nakadepende sa ranking yung reward and siege war na kukunin nyo lang yung kalabang castle para makakuha kayo ng reward. Para sa susunod na free-to-play game natin, nandyan si Lumitera. Si Lumitera po ay isang multiplayer open world survival crafting game na kung saan pwede ka makipag-battle, farm kasama ang mga friends mo, and makakuha ng mga NFT sa password. And dito sa game na to, napakasimple lang para mag-earn ka. So kailangan nyo lang na mag-collect ng mga NFT items such as weapon, armor, pet, and etc. And itong mga item na to is pwede nyong isold on pre-market. Syempre yung value nya nakadepende sa rarity and demand. So basically maganda pala kasi nyo yung character nyo. Tawagin nyo yung mga friends nyo para makapag-hunt kayo ng monster in-game. And dahil nga vast open world itong game na to, maraming different map kayong ma-explore at makakapag-collect kayo ng NFT. Meron din ditong crafting and build ng house. And bago tayo magpatuloy sa ating next game, baka maaari naman pa-like ng video na to and pa-subscribe na din. And maraming salamat po and shoutout sa magla-like and subscribe sa video na to. Para sa 4th spot, nandyan si Top Fantasy. Kung nahihirapan kayo sa play-to-earn game, tamang-tama sa inyo tong si Top Fantasy. Dahil sa game na to, isang top lang ready ka na mag-dive sa adventure ng MMORP game na to. Pero syempre, kailangan nyo din i-build up yung character nyo para mapalakas siya. And dahil nga stats game tong game na to, make sure na papatasin nyo yung HP, attack, crit and dodge ng character nyo para mas madali kayo mag-earn ng reward. So dahil ganun lang kadali laruin yung minigame niya, madali lang din mag-earn sa Top Fantasy. Kailangan nyo lang gawin is manalo in battle para mag-earn ng token na mapapapalitan nyo into PHP. And para naman sa last game, nandyan si Daki City. Isang MMORP game, open world, play to earn, and free to play, NFT game. And dahil nga pre-sale pa lang siya, maaari kayong makabili ng mga murang NFT and makapag-umpisa sa game na to. Pero syempre, mag-i-invest kayo, always invest at your own risk kung sakali mag-i-invest kayo and papasok kayo sa gantong klaseng game. And check nyo na din yung website niya and gameplay niya kung okay sa inyo yung papasukin yung NFT game, syempre. So dito sa game na to, para makapag-earn kayo, same lang siya sa mga farming game na nalaro natin na kung saan magpa-plant ka lang ng mga crops and livestock. And ibebenta nyo siya para mag-earn ng pera. And para sa mga nagtataka, isa po itong MMORP game. Yes po. So yun, ito yung top 5 MMORP game na free to play and malalaro nyo sa inyong mga mobile phone. And shoutout nga pala sa mga nag-like kanina and subscribe. Kung hindi ka pa nag-like and subscribe, make sure na mag-like and subscribe kayo para updated kayo sa mga iba nating YouTube videos. Yun lang, peace out.